Sabi nila mahirap na yung pumasok sa butas ng karayom. Hindi ko alam kung anong gamit pa ang pwede mo i-example doon sa pinagdaanan ko. Parang grabe no, mga kapatid. Sobrang hirap na hirap siya sa mga pinagdaanan niya. Parang siya yung pinaka-aping-api sa mundo. Kawawa. Tapos, tinanong ni Julius Babaw kung ano daw yung mga comment sa kanya ng mga taong harap-harapan. At ang madalas daw sabihin sa kanya eh, lagi kong naririnig sayang. May ganun. Dahil may tsura, sayang. Kasi gusto mo maging lalaki. Pero totoo naman kasi, di ba? Kasi nga naman, kung magbibis pambabae to si Jessie at mag-ayos pambabae, eh maganda naman talaga siya. Wow. In fairness naman. Bakit sayang? Yung tumatakbo sa isip ko, bakit? Eh anong gagawin? Eh sasayang naman talaga. Mas mukha pa nga tong babae kaysa kay Chloe. Kilala niyo ba si Chloe, mga kapatid? Natatandaan niyo pa ba yun? May video nga pala ako sa kanya. Di ba, mas mukha pang trans si Chloe dito eh. Kung tutuusin. In my opinion lang naman. Tapos, pumunta naman tayo sa usapang panghuhusga. Since tinanong siya ni Julius kung ano ba raw masasabi niya sa mga taong kumi-question sa kanya kung bakit niya daw binabago yung katawan niya na binigay ni Lord. Kung merong mag-judge sa akin, hindi sila. Si Lord dapat. Kasi siya nga, sabi mo nga eh, si Lord ang nagbigay sa akin ito eh. So wala kang karapatan. Hindi ka naman hinuhusgan eh. Nagtatanong lang naman sila sa'yo. Pero ano bang masama sa paghusga? Lalo na yung paghusga ay galing naman sa salita ng Diyos. So technically, God is the one who's judging you using those people. Sige, sama mo na ako. By questioning you that questions. Diba? Kasi alam nila na mali nga yun. Based on God's word. Paano ko nalaman? Romans 1, verses 26 to 27. 1 Timothy 1, verses 9 to 10. 1 Corinthians 6, verses 19 to 20. At marami pa ang iba. Pakibasa na lang, mga kapatid, yung mga Bible verses na yun. Well, ito pala ay assuming na yung Diyos na binabanggit mo ay same sa Diyos namin, which is the God of the Bible. Pero kung hindi eh, labong pala talaga. So it seems like you're just doing whatever you like eh. Hindi naman talaga kagustuhan ng Panginoon. Kaya sa tingin niyo, mga kapatid, naniniwala ba talaga to sa Diyos, Jessie? At sa wakas, natapos na rin tayo sa pagbanggit-banggit niya kay Lord sa Panginoon. Pumunta naman tayo sa dinaranas niya raw na paghihirap na inihantulan niya pa na mas mahirap pa sa pagpasok sa butas ng karayom. Kawawa naman. Sabi nila mahirap na yung pumasok sa butas ng karayom. Hindi ko alam kung anong gamit pa ang pwede mo i-example doon sa pinagdaanan ko. Parang grabe no, mga kapatid. Sobrang hirap na hirap siya sa mga pinagdaanan niya. Parang siya yung pinaka-aping-api sa mundo. Kawawa. Take note ha. Gumasto siya ng ilang daang libo sa katawan niya. Mga more or less magkano in-spend mo sa ganyan? Actually, sa planning ko, ngayon nasa almost 300 na ako. O baka nga million na yun eh. Pag i-add mo yung nagastos nila sa boobs, HRT, tsaka maintenance niya. Tapos, samantalang yung iba, sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Walang makain. Iniisip kung saan sila kukuha ng makakain. Siya pa yung hirap na hirap. Na parang walang kapantay yung paghihirap niya. At kung sakaling yung mga taong nanguhusga daw sa kanya ay makaranas nung naranasan niya, eh hindi raw nila kakayanin. Kung sila yung mapupunta sa kinatatayuan ko eh, I doubt nakakayanin nila. Ganun katindi yung paghihirap niya. Kawawa. Kawawa naman. Take note ha, lahat ng yun siya yung may kagustuhan. Walang pumilit sa kanyang gawin yung mga bagay na yun. Sarili niyang sikap. Nag-research pa nga raw siya. Promise, di ako nagbibiro. Gusto niya lahat ng ginagawa niya.